Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Bago ang lahat, shoutout kay Ma'am Jackie Jose na ang pinili sa membership ay Idol. Shoutout kay MJ Yox na ang pinili sa membership ay Super Idol. Maraming maraming salamat sa suporta. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Kamusta? Matagal na akong nakikinig sa programa nyo. Nais ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng aking nanay tungkol sa aswang. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Mikmik. At ang karanasang ito, nangyari dito sa lugar namin, sakop ng South Cotabato. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lokasyon para iwas tayo sa isyu. Paanan ng bundok ang baryo namin at malapit ito sa sitio na sinasabi nilang maraming aswang. Tungkol naman sa nilalang na ganyan, naniniwala akong umiiral talaga sila dahil na rin sa mga karanasan ng iilang kabaryo namin. Lalong-lalo na nung sinanay mismo ang nakakita. Dati, konti lang ang naninirahan sa lugar namin dito. Bilang lang sa daliri ng kamay ang mga kapitbahay kaya sobrang tahimik talaga, lalong-lalo na kapag gabi. Nung nag-asawa na ang isa kong kapatid, kami na lang ni nanay ang nasa bahay. Malungkot kasi kapag nasa trabaho ako, ang nanay ko lang ang naiiwan doon. Dumating yung time na nag-asawa na rin ako pero hindi ako bumukod dahil na rin sa hiling ng aking ina. Kaya yon, masaya na siya dahil may kasama, lalo na nung nagkaroon kami ng isang anak. Ngunit nung nagkahiwalay kami ng asawa ko, balik sa dati ang lahat. Kapag ako'y nasa trabaho, sinanay lang ang naiiwan sa bahay. Lumipas ang panahon, nagkaroon kami ng mga kapitbahay sa lugar kaya nagkaroon din ng mga bagong kaibigan. Kung minsan, pumupunta ang aking nanay sa kanila para malibang ang sarili. Hanggang sa nagkaroon kami ng kapitbahay na hindi gaanong nakikisalamuha sa ibang tao. Dalawa lang sila ng asawa niya. Natawagin na lang natin ang babae sa pangalang Manang Dedeng. Yung mga edad nila, siguro nasa 50 anyos pa pataas nang mangyari ang karanasang ito ni nanay. Kapag may mga selebrasyon, kahit yayayain mo sila, hindi talaga pumupunta ang dalawa. Ang nasa isip namin nun, mahiyain lang talaga ang mag-asawa. Pero simula nung naging kapitbahay namin sila, nakakarinig kami ng huni ng baboy sa paligid tuwing gabi at kung minsan, huni ng pato. Magtataka ka talaga dahil wala naman kaming alagang ganoong hayop pati na yung ibang malapit na kapitbahay namin. Kung meron man, malalayo. Ang alaga lang kasi ni nanay dati, manok at aso. Yung mga aso naman kung minsan, galit na parang nakakita ng kung ano. Hanggang sa isang araw nun, may kumalat na balita na itong sinang Dedeng daw, parang may lihim na tinatago. Ang sabi nila, isa raw itong wakwak. Paano kasi, nakita ng isang kabaryo namin na andun ito sa kanyugan nila ng hating gabi. Nung tinanong, hindi raw sumagot at umalis ng walang imik. Lumipas ang ilang linggo, pati yung mga pinsan ko nakita rin nila na minsan itong si Manang Dedeng nasa kamaisan nila ng 10 oras ng gabi. Akala pangaraw nila magnanakaw.
Nung tinanong kung ano ang ginagawa niya roon, ang sagot ng matanda may hinahanap lang daw. Pero kwento ng pinsan ko, nang gabi na yon nakarinig daw sila ng huni ng wakwak. Kaya ayon, kumalat ang haka-haka na baka aswang ang matanda. Simula pa lang nung nag-aaral ako, nakagraduate hanggang nagkaroon ng trabaho, ang nanay ko ay maaga talaga yan gumigising. Alas 4 pa lang o minsan, alas 3 ng madaling araw, nasa dapugan na siya sa labas ng bahay. Nag-iinit ng tubig para magkape at magluluto ng almusal namin. Pagkatapos niyan, gigisingin ako para makapaghanda sa aking trabaho. Yung dapugan namin, makikita mo ang likod ng bahay nila ng dedeng. Dahil halaman lang ang nagsisilbing bakod. May poste rin ng ilaw sa gilid ng daan na umaabot ang liwanag sa bakuran ng bahay nila ng dedeng. Pero yung likod, medyo madilim na. Isang madaling araw, alas 3 pasado na nun, abala ang aking nanay sa dapugan na nagsisiga ng apoy. Ilang sandali pa, may narinig siyang malakas na pagaspas ng pakpak na parang dumaan daw sa taas ng bahay namin. Nagtaka si nanay nun kung kaya lumabas siya ng onti sa dapog at lumingon sa taas. Sa di inaasahan, nakita niya ang isang malaking paniki na dumapo sa likurang bahagi ng bahay nila Manang Dedeng. Nagulat si nanay kasi sobrang laki raw talaga ng paniki. Minuto lang ang lumipas, may tumayo sa banda kung saan ito dumapo. Nakita ni nanay na ang matandang si Manang Dedeng pala ito. Naglakad papasok ng kusina habang nagpalingon-lingon pa. Sabi ni nanay, bago raw ito tuluyang nakapasok, nung napalingon siya sa direksyon ng bahay namin, nakita raw niya ang aking nanay na nakatingin sa kanya. Si nanay naman, patay mali lang na parang wala siyang nakita. Doon namin nasabi na totoo yung mga haka-haka dati sa baryo namin na aswang si Manang Dedeng. Pero kahit ganun, wala namang napapabalitang may sinaktan sila o kaya'y hinabol na kapitbahay. Siguro kung nangangaswang ay sa malayo. Lumipas ang panahon, umanaw na lang ang nanay ko pero yung si Manang Dedeng hanggang ngayon buhay pa. Magpasa hanggang ngayon, kapitbahay pa rin namin sila. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, Mick ng South Cotabato. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ako po muli ito, Jay ng Mindanao. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, karanasan ng aking tiyuhin na si Uncle Noy at ni Nanay sa aswang. Maiikling kwento lang po ito, sir, pero naaayon sa totoong buhay at pangyayari. Uunahin natin ang kwento ng nakakatandang kapatid ni Nanay na nangyari sa lugar ng Iloilo, partikular sa Barotac Nuevo, bago sila nag-migrate dito sa Mindanao. Kwento ng tiyuhin ko, nasa 10 taong gulang pa lang siya nito. Nang mga panahon na yon, ang pangunahing hanap buhay nila lolo ay pagsasaka. Kaya minsan, gabi na nakakauwi ang lolo at lola ko. Ang naiiwan lang sa bahay nila, si Tio Noy. Sa baryo na yon, may isang bantog na aswang na kilala sa tawag na Tayagi. Yung bahay naman nila lolo, tipikal na pang probinsya. May silong, gawa sa kawayan ang sahig, at kalakat naman ang dingding at pintuan nito.
Kapag papasok ka, aakyat ng hagdan. Meron siyang parang tiray sa labas at may pintuan na maliit bago ka makapasok sa loob. Yung lote naman kung saan nakatirik ang bahay nila, daanan ng mga tao palabas at papasok ng baryo kaya makikita ang mga taong dumadaan. Ganun na nga po sir. Minsan isang araw nun, takip silim na, hindi pa dumadating sina lolo at si tiyo lang mag-isa ang nasa bahay. Ang ginawa ng tiyuhin ko, bumaba muna siya at dun niya hinintay sa labas sina lolo. Makaraan ng ilang minuto, may nakita siyang isang taong naglalakad sa unahan na may daladalang basket sa kanyang braso. Nung medyo malapit na ito kasi nga, daanan ng mga tao yung lote nila. Nakita niyang ang bantog pala ito na aswang sa baryo nila, si Tay Agi. Sa takot ng tiyuhin ko na baka sumpungin ito ng pagkaaswang, dali-dali siyang umakyat ng bahay at nilak yung pintuan na maliit sa terrace, pati na yung pinakapintuan talaga ng bahay. Kinuha niya ang garab tapos umupo sa upuan nila sa loob. Hindi nga nagkamali ang tiyuhin ko. Makaraan lang ang ilang minuto, umakyat nga yung bantog na aswang sa bahay nila, binuksan yung maliit na pintuan ng terrace, at pilit niya ring binubuksan yung pinakapintuan ng bahay nila lolo. Nung tinutulak na niya ito, ang ginawa ng tiyuhin ko, tinusok-tusok niya ng hawak na garab ang pintuan. At dahil gawa lang sa kalakat, tumatagos-tagos yung matulis na dulo ng garab. Natakot daw siguro yung bantog na aswang sir kaya dali-dali itong bumaba ng bahay at umalis. Pagkarating nila lolo, kagad kinuwento ng tiyuhin ko. Galit man sila sa ginawa ng bantog na aswang, hinayaan na lang din nila lolo kasi hindi naman napano ang tiyuhin ko at hindi naman na naulit pa ang insidenteng yon. At eto naman po, karanasan ng aking nanay dito sa lugar namin sa Tacurong. Kung hindi ako nagkakamali, taong 2018 ito nangyari. Nang mga panahon na yon, abala ang aking nanay sa simbahan. Miyembro siya ng choir kasi maganda ang boses niya. Kada first mass sa araw ng Linggo, sila ang kumakanta. Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, umaalis na siya ng bahay. Mula sa amin, kinakailangan pang maglakad papunta sa daanan na sementado para mag-abang ng tricycle. Okay lang naman yung daan palabas kasi may mga poste naman ng ilaw. Ganon na nga sir. Minsan madaling araw nun umaambon kaya si nanay may dalang payong. Habang naglalakad palabas, may matandang nag-overtake sa kanya na dire-diretso ang lakad. Halos magkakakilala lang ang mga tao sa lugar pero yung matandang yun sabi ni nanay bago sa paningin niya. Wala lang naman sa nanay ko yun. At dire-diretso lang din siya sa paglalakad. Medyo nabaguhan lang kasi kapag may mga taong taga roon ang nakakasalubong o kaya'y nakakasabayan sa daan, nagbabatian talaga sa isa't isa. Pero yung matanda, dire-diretso at walang imik. Hanggang sa isang madaling araw pa noon, pagkukwento ng aking nanay, antok pa rin daw siya ng mga oras na yon. Habang naglalakad sa daan palabas, nagtataka siya dahil may napansin siyang anino na parang nahulog daw galing sa bakod na pader. Gumapang ito sa poste na halos dikit lang sa pader na yon tapos dun siya kumapit. Diretso lang si nanay sa paglalakad pero ilang sandali nun, yung anino lumaki raw na parang tumutubo tapos dahan-dahang umaakyat pa itaas. Sa puntong yon, napatingin si nanay sa posting pinagmumula ng anino.
At dun, laking pagkagulat niya sa nakita. Napahinto ang aking nanay dahil sa kakaibang nilalang na may pakpak. Parang maitim na payong, nakabuka ang pakpak niya na nakaharap sa aking inay tapos umiikot-ikot at dahan-dahang umaangat paitaas. Alam ni nanay na isa itong uri ng aswang kaya napausal siya ng dasal na Apostles' Creed. At tiyempo namang may dumaan na tricycle kaya agad niya itong pinara at sumakay. Pagkabalik ng tingin dun sa aswang, wala na ito. Ang sabi ng aking nanay, baka yung matandang nag-overtake sa kanya sa daan ng madaling araw, baka yun din daw ang aswang. Pero buti na lang, hindi naman napano ang nanay ko. Isang beses lang naman nangyari yun doon at hindi na naulit pa. Siguro malamang sa malamang, natakot yung aswang sa dasal ni nanay. At yun na po sir ang maiikli kong kwento sa aswang. Huwag po sana kayong mabitin dahil base po yan sa totoong buhay at pangyayari. Ayaw ko mang matapos pero hanggang dun lang talaga ang mga kwento. Maraming maraming salamat at sana inyo ring nagustuhan. Hanggang sa muli, Jay ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman tayo sa ating membership shoutout, no? Ayan, binabati ko unang-una sa mga nag-renew ng kanilang badges. Si Ma'am Dakilang OFW Vlogs. Ayan, 3 months member na si Ma'am. Ayan, ang lakas ng ulan dito sa amin, guys. Kay Sid Vicious na 1 month member na. Kay Jovi Taghap na 8 months member. Kay Alvin Samsona na 5 months member. Kay Jackie Jose na 7 months member, isang idol. Maraming salamat, ma'am. Kay Mitch Yasas na 3 months member na. Kay Jamila Cuevas na 2 months member. Ayan, thank you sa inyo. Kay Ida Iroh na 2 months member na. Kay Len TV, 10 months member. Kay Sarah Brightman na 8 months member na. Kay Vash A, kay Y Lami na 2 months member. Kay Rose Ulalia na 8 months member na. Kay Sabrina Shika Gil, 3 months member. Kay Story Hikes of Totsky, 1 month. Kay Jacqueline Jose na 7 months member. Kay Wilma Tambuyat na 10 months member na. Kay Bayot Narakista Vlogs na 11 months member. Kay Bisaya Single Vlogger na 1 month member na. Kay Mahal Biox na 2 months member. Kay The Green Dossier na 2 months member na. Kay Reyna Acosta G na 2 months member. Kay Jenner Sese na 2 months member. Kay Jun Santoyo na 2 months. Kay Christine Olzo na 1 year member na. Thank you, ma'am. Kay Reyna Grandia na 3 months member. Jonilyn Bio, 9 months member. Kay Lady Jackson na 8 months member. Kay Unique Sino na 4 months member na. Kay Lavi Delry na 8 months member. Kay Burns A na 9 months member na. Kay K-Hope Riker na 10 months member. At eto mga 1 year members natin, no? Charles 2015 Katahom. Kay Darlene Kabatuan. Kay Angel Esmerez. At kay Miss Puerto. Ayan, maraming maraming salamat sa suporta. At syempre sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo mga kaibigan. Uulitin ko yung gustong magpa-shoutout. Mag-reply lang po sa aking chat na naka-pin post. Ayun oh, klaro. Unang-una kay Mama Gina Kalunod. Pasensya na, ang lakas talaga ng ulan. No? Lumalakas pang lalo. Ayan, sabi ni Mama Gina, pa-shoutout ko, sir. Salamat, singgit akong pangalan ha. Gina Kalunod ni. From Zamboanga City, nasa Rizal na ngayon. Ayan, sige Mama Gina Kalunod. Shoutout sa iyo dyan. Kay Imelda Reyes, shoutout po sir. Kay Rusel Divino, good evening sir Alex. Pa-shoutout sa akong anak na mag-birthday sa July 17. Kay Julie Divino, maraming salamat. Ayan, sige ma'am.
A shoutout sa iyong anak. Advance happy birthday kay Julie Divino, no? July 17. Ayan. From Rosil Divino. Kay Jonalyn Limos, pa-shoutout sir sa sunod na upload niyo from Pangasinan. Shoutout sa iyo, mama. Jonalyn Limos. Kay Nonoy Ski, shoutout sir. Alex, thank you. You're welcome. Shoutout sa iyo, Nonoy Ski. Kay Christy Harm. Ayan, Madam Christy Harm. Sabi niya, Gina Kalunod, kuyaw na mo og singgit si Sir Pogi kay buak ng mikropono. Ayan, oh. Kay Julian Lanan Kulas or Kulas. Ayan, good evening sir. Ang sipag mo pong mag-upload, nakakatanggal ng pagod, maraming salamat. Ayan, you're welcome Julian Lanan Kulas. Ayan. Kay Bayot na Rakista Vlogs, mega shoutout kay Totski daw. I love you daw kayo to. Saan niyo? Sabi ni Bayot na Rakista Vlogs kay Christine Olson, sir. Shoutout sir. Ayan, thank you. Grabe ulan din sa amin guys. Lakas masyado ba? Sige lang. Kay Jude's Evening Star, scary naman ang story ba? Shoutout po sir Alex. Shoutout sa iyo ma'am, Jude's Evening Star. Kay Lizly, listening po sir Alex. Pa-shoutout naman po. God bless you. Ayan, thank you ma'am Lizly. Shoutout sa iyo. Kay Filipina Palsario, pa-shoutout please, thanks Sir Alex. Kay James Kai Solon, good morning, shoutout listening from Cebu. Ayan, kay Cyril Megan, salamat sa pag-shoutout last history or story boss Alex. Ayan, pa-shoutout boss kay baby ko si Kulot. Ayan, at sa mga Hadap family at kay Arlan Boy. Ayan, ingat kayo lagi dyan, sabi ni Ma'am Cyril Megan. Kay Christy Harm, pa-shoutout Sir Pogi kay Katul Shutakal. Nga mag-behave lang para dili mabunalan daw. Ayan, sige. Kay Susan De Los Santos, have a blessed day sir. Ayan, thank you ma'am Susan De Los Santos. Kay Maricel Caraman, Sean, pa-shoutout sir Alex, thanks again. At kay Arish Malik. Ayan, sige. Pa-shoutout po sir from South Korea. God bless you, salamat sa magagandang stories. Ayan, thank you din po sa iyo, ano, Arish Malik. At sa lahat ng mga silent listener, ganun din po, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button, syempre. Huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kuwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta ninyo dito sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.